Hi guys! Good morning! Alam niyo ba anong bit-bit ko? Tadang! Yung aking basket na sobrang maalikabok. But that's okay. Because we're gonna find something edible. Nilagyan ko naman siya ng tissue sa taas. Wala kasi kami newspaper sa bahay. So, dito kami sa forest ni Nico kasi meron siyang tatrabahuin na mga puno, guys. Pinatrabaho sa kanya ng kanilang kapitbahay. Sumama na lang din ako. May afternoon shift ako mamaya. Pero magbabaka sakali muna ako na meron ako makitang false morels or yung corva sieni na mushroom. So dito sa forest na to, guys, this has been cut like 3 or 4 years ago. So ito yung ideal place for that kind of mushroom na tumubo. We'll just try. We will not expect anything. I'll just be over here. Avoid huta. You can shout if you need to go. Mabilis lang daw si Nico dito, so mabilis lang din tayo. Let's start. Babakilid pasaka. Ay, ito oh, raspberry ito, guys. Maraming raspberry dito. Maraming wild raspberries dito sa Finland. Hahanap muna ako ng mushroom. Never pa talaga ako nakatitim noon. Or baka sobrang dry kaya hindi pa sila nagsilabasan. Kasi hindi pa umuulan dito sa amin. Maybe it's too dry kasi hindi pa talaga umuulan. Kaya hindi pa siguro sila nagsulputan. Medyo mahirap din siyang hanapin kasi they blend with the color of nature. Color brown kasi siya, guys. Pero madali mo siyang malalaman na yun kapag nakita ka. Kasi para siyang brain. Kulukulubot yung kanyang itsura. Usually tumutubo yan sila sa mga lugar na ganito, yung may nasira nga yung structure ng lupa, guys. Nagkaganyan yan dahil sa gulong ng traktor kapag nag-harvest ng mga kahoy sa gubat. Yun naman color brown, pero hindi naman yun kasi yan is pine cone. Pero pag may nakita kang isa, I think sunod-sunod na yan.
Are you not scared of the forest, Daddy? How long you've been taking care of this forest? Ah, since you were little. So when you were little, you come here with Papa Pauli? Mom? Did you like it? Because you want to play?